بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So ngayon inshallah ang subject natin ay faith at tinatalakay pa rin natin ang ilan sa mga kainaman ng sala dito tayo sa kabanata na ang sala ay pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ay pagdakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan ng pagsunod dito ay dinadakila natin ang mga iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi, an yura'il abdu awkatuha wa hududaha wa ya'ti birkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Ang isang mananampalataya na nangangalaga sa kanyang sala, siya raw ay nagpapahalaga sa mga oras nito at sa mga hangganan nito. Ibig sabihin, pinahalagahan niya na ang kanyang sala ay magagawa sa tamang oras nito. Nalalaman niya kung kailan nagsisimula ang oras ng sala, ng anumang sala, at nalalaman niya kung kailan magwawakas ang anumang sala. At kabilang sa mga hikmah o wisdom ni Allah subhanahu wa ta'ala at patunay sa pagiging tama ng relihiyon na ito, ay ang pagiging universal o pangdaigdigan ng mga gawaing pagsamba, lalong-lalo na ang sala. Ibig sabihin, kahit sino ka pa, ano pa man ang antas mo sa lipunan, o kahit nasaan ka pa, madali mong may tataguyod ang sala. Kahit sa mga oras nito, madaling matukoy. Walang maikakatwiran ang sino mang tao kung bakit hindi niya natutupad ang sala. Wala. Sasabihin niya, hindi niya alam ang oras ng sala. Napakadaling tukuyin ang oras ng sala. Ang oras ng sala, ng Fajar, ay nagsisimula saan? Sa pagsisimula ng pagsikat ng araw. Ngayon, wala kang orasan, walang ibang Muslim sa paligid mo, walang ibang tao sa paligid mo, walang manok na tumitilaok kasi kinain na ni Fiona. Malalaman mong Fajar kapag unti-unti nang lumiliwanag yung horizon na hindi mo pa nakikita yung araw, oras ng Fajar yan. At kapag nakalabas na yung araw, tapos ng oras ng Fajar yun ay oras na ng duha o pagsikat ng araw. At yung oras ng duha na tinatawag, ito yung pagitan ng pagsikat ng araw hanggang sa tanghaling tapat, yung duhur. Walang sala sa mga oras na ito. Pero merong sunna na sala, yung salatul duha. Yung salatul duha, para itong tahajjud lang na walang witir. Tigda dalawang raka'a. Gawin mong dalawang raka'a, apat na raka'a, walo, 200, walang limit. Basta walang witir dito. Again din, kapag tanghali na, yung duhur na yon, tapos kapag lumubog siya ng konti, at kapag ang araw ay meron na siyang anino, nakasinghaba nung bagay na tinatamaan niya, dumating ng oras ng asr. So kung wala kang orasan, magtusok ka ng stick na isang dangkal sa lupa, isang dangkal yung nakalabas sa lupa, hindi nakasama yung nakalubog ha. Kung isang dangkal yung stick, yung anino niya isang dangkal din, dumating na oras ng asr. Okay? Huwag niyo na tingnan yung poste kasi mahirap sukatin yung poste. Ganun na lang, stick na lang. At gayon din yung asar, ang oras nito ay hanggang magrib, paglubog ng araw, at yung paglubog nga ng araw, pag nagsisimula na itong lumubog sa horizon, at kapag tuluyan ng dumilim, yun ay isya na. So ngayon medyo maliwanag pa, ano lang ngayon, cloudy kasi may paparating na bagyo. Pero kung ganitong normal na oras, may konti pang liwanag. Pero,
Kung halimbawa nagdududa ka, pwede ka naman maghintay ng kaunti pa, walang problema. Dahil malawak ang oras ng isya. Ang oras ng isya ay mula sa pagkalubog talaga ng araw. At sinasabi ng mga scholar, ang oras talaga nito ay hanggang hating gabi. At ang hating gabi, ito yung oras sa pagitan ng Maghrib at ng Fajr. Pinakatama, ang isya, ang oras nito ay hanggang hating gabi. At sinusukat ang hating gabi sa pagitan ng Maghrib at ng Fajr. At kung gusto mong bilangin kung ilan yung one-third ng gabi na tinutukoy sa mga hadith na pagtatayuan ng tahajjud, yung oras ng tahajjud, edi divide mo yung oras na yun. Halimbawa, ang Maghrib, alas 6 ng gabi. Ang Fajr, alas 4 ng madaling araw, yung Adhan. Ilang oras yun? 10 oras. Mahirap mag-divide ng 10, di ba? Di-divide mo sa 3. O, gawin na natin alas 7. Alas 7 yung Maghrib, tapos alas 4 yung Fajr. Ilang oras yun? 9. Ha? Tama ba? Dali, nalilito ako eh. 6. 9 lang. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Alas 7 yung Maghrib, tapos alas 4 yung Fajr. 12 yung oras, hindi 10. Baka kala mo yung orasan, 10 lang yung kamay, ay yung ano, yung numero, hanggang 12 yun. So 9. So 9 divided by 3. O kung social kayo, square root ng 9, 3. So, alauna ng madaling araw, yun na yung huling one-third ng gabi. Kaya yung mga ginagawa nating tahajjud or yung, lalo na pagka Ramadan, yung last 10 days ng Ramadan, so ginagawa siya ng mga alauna pasado. Pwedeng alas 2, pwedeng alas 3, basta hindi dumarating ang oras ng Fajr. So ito ay patunay nga ng pagiging universal ng Islam. So siguro may makulit na naman, paano yung mga nasa North Pole, yung gabi dun, 6 na buwan, yung araw dun, 6 na buwan. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang oras nila ay tutukuyin nila ayon sa kung ano yung malapit na lugar sa kanila na mayroong normal na bilang ng mga oras. Yung normal na bilang, ibig sabihin, normal na mayroong sapat na oras ng gabi na makakatulog ka sa gabi. Pero actually, marami tayong mga kapatid na sa extreme na north na sila ng mundo. Sa Canada, halimbawa, nagpa-fasting sila. May mga panahon, nagpa-fasting sila, 19 hours. 5 oras lang yung gabi. Pero yung sala nila, ginagawa pa rin nila ng normal na sala. Normal na oras ng sala. Yung duhur, pag tanghaling tapat na sa kanila. Kaya nga minsan, may lugar na pag nasa north na ng mundo, alas 8 na ng gabi, maliwanag pa. Dahil maikli ang kanilang mga gabi. At yun nga, yung tao raw na nangangalaga sa sala, ay sinisikap niya na magawa ang mga rukun nito. Anong ibig sabihin ng rukun ng sala? Mga gawain sa sala na gawain o sinasabi na kailangan mong gawin, na kapag hindi mo ginawa, sinasadya mo man o hindi mo sinasadya, walang saysay ang sala o kailangan mong balikan yung parte na yun ng sala. Naintindihan nyo? So, limbawa, yung may sin man nagtanong nun dati, si Sheikh Abdul Karim, Jumu'ah daw, hindi nakapag-Fatiha sa pangalawang raka, so kailangan ulitin yung pangalawang raka. Kung nakapag-taslim na, edi magtayo sila ng isang raka. Ganun lang kasimple. Kasi ang Fatiha ay rukun ng sala. Hindi ito mapapalitan ng sujudus sahwi. Hindi pwede. Kailangan talaga babalikan mo. At dito sa mga arkan, kung halimbawa may nakalimutan ka nga, alalahanin mo lang kung ano yung nakalimutan mo, tapos yun lang yung babayaran. Hindi mo kailangan ulitin yung buong sala. Kasi merong iba na iniisip nila na kapag merong rukun na nakalimutan, inuulit nila yung buong sala. Ito ay isang uri rin ng pagmamalabis sa relihiyon. Pagmamalabis din ito sa relihiyon, yung uulitin niya yung sala.
Parang yung natanong, si Levi yata yung nagtanong, paano raw kung nakapagsala ka na wala kang tumaanina? Nagsala ka, tapos kung ano na iniisip mo, yung teacher mong pangit, yung assignment mo, ulitin mo ba yung sala pag ganun? Sa usapin ng tumaanina, yun nga, paglabanan mo ito habang nandun ka sa sala. Okay? Kasi pag natapos mo na yung sala, hindi mo na ito dapat ulitin dahil ito ay magiging pagmamalabis na sa relihiyon at hindi siya naiulat mula sa sunna na ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ipinag-utos niya na gawin. Doon sa tumaanina lang ha, yung pinag-uusapan natin. Rukun din ito ng sala. Pero doon sa iba pang mga rukun, yung mga ginagawa sa sala, hindi ka nakapag Fatiha, hindi ka nakapag Takbiratul Ihram, so ulitin mo talaga, babalikan mo yung mga yun inshallah. At yung Takbiratul Ihram, kung yun nga yung hindi mo nagawa, so syempre, ano ba yung unang ginagawa sa sala? Takbiratul Ihram. So ibig sabihin, ulitin mo na yung buong sala. Pag yung Takbiratul Ihram talaga yung hindi mo nagawa. Hindi naman pwede, nagsala ka na, tapos naalala mo, ay hindi ako nakapag-Takbiratul Ihram. Pagkatapos mong magtaslim, magtatakbiratul Ihram ka lang. Tapos na. Hindi pwede kasi kung hindi tanggap yung parte na yun, hindi na tanggap yung mga susunod pa niya na parte. Okay? Maintindihan nyo? Halimbawa, nagsapatos kayo, ay hindi ako nakapag-medyas. Isusuot nyo ba yung medyas sa ibabaw ng sapatos? Hindi, di ba? Gayun din yung mga wajibat. Anyway, matatalakayan naman natin ito isa-isa bandang huli. Mga wajibat, ang karamihan dito ay mga sinasabi sa sala na obligado na sabihin. Ang Fatiha, rukun. Ang iba pang sura na binabasa sa sala pagkatapos ng Fatiha, sura o ayah, sunna yun. Yung wajib na sinasabi rito, yung Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal Azim, ito yung mga wajib na kapag nagkamali ka, nang hindi mo naman sinasadya, walang problema, hindi mo kailangan balikan. Pero kailangan mo magsujudus sahwi. Kailangan mo magsujudus sahwi. At yung mga sunna ng sala, yung halimbawa nito, yung dua ul istiftah, yung subhanakallahumma wa bihamdik, yung isti'ada, audhu billahi minash shaitanir rajim, yung ibang sura ng Quran o ibang aya pagkatapos ng Fatiha, lahat yung sunna. Yung pagsabi ng tatatlong beses ng Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, lahat yun ay sunna rin. Kaya nga, tulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraan, may silbi ito na malaki. Na nalalaman nyo kung alin ang rukun at alin ang wajib sa sala, dahil maaring darating ang pagkakataon na nagmamadali kayo. Nagmamadali kayo. So, sa halip na bibilasan ninyo yung sala, pwede nyo munang iwan pansamantala yung mga sunna sa sala para makapagsala kayo ng may tumaanina pa rin pero mabilis nyo na matatapos. Lalo na ngayon, nag-aaral na kayo, pumapasok kayo sa eskwelahan, pwedeng nagmamadali kayo kasi yung break nyo na isang oras, 58 minutes yung kain nyo, parang si Abdullah. So 2 minutes na lang yung natitira para magsala. So pwede mong gawin para makumpleto mo yung sala, kumpletuhin mo yung rukun tsaka yung wajib, matatapos mo yung duhur ng, inshallah, mga parang di yata kaya yung duhur ng 2 minutes. Hindi natin ganun na lang, 4 minutes, isang minuto, isang raka, kahit pa paano. So yung gagawin mo, o sige, bilisan mo na talaga, sige, 2 minutes na lang natitira. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Walad dalin, amin. Allahu Akbar, ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Allahu Akbar, tayo. Isang Subhana Rabbiyal Azim lang. Magmamadali ka nga. Parang roadrunner. Pero syempre, hindi ka nga nagmamadali talaga dito. Binawasan mo lang yung sunnah, pero yung mga rukun tsaka wajib nandun pa rin. Yung tumaanina nandun pa rin. At ano yung ruku, yung sujud, paano matutukoy na nakompleto mo yung mga rukun dito? Kapag ikaw ay nagruku, kapag tumigil na sa paggalaw yung katawan mo at nagsettle na yung mga buto mo, sabihin tumigil na siya sa paggalaw,
Sabihin, nakaruko ka na talaga. Sapat na yun. Kahit isang beses mo lang sabihin yung Subhana Rabbiyal A'la. Pero syempre, yung pag-recite mo ng Subhana Rabbiyal A'la, yung normal lang na pag-recite Subhana Rabbiyal A'la, yung mapopronounce siya ng maayos, hindi sobrang bilis. Okay? Para hindi rin naman masyadong maikli yung ruko mo. O hindi rin naman yung sobrang bagal. Subhana Rabbiyal A'la. Hindi. Ganun, yung normal pa rin na recitation. So yun yung silbi ng mga ito. So yung tao raw na tunay na nagpapahalaga sa sala, pinahalagahan niya ang rukun, wajib at sunna ng sala. Wayahris ala kamaliha wayasari'u ilayha inda wujubiha farhan biha. At ang tunay daw na nagmamalasakit o nagmamahal sa sala, pinangangalagaan niya ang pagiging kumpleto ng kanyang sala. Yung ay sinasabi ko, natupad at least yung mga rukun at mga wajib. At siya ay nagmamadali patungo sa sala. Isa ito sa mga tanda ng isang nagmamahal sa sala. Nagmamadali, hindi naman yung tumatakbo. Kasi actually haram yung pagtakbo ng tao papunta sa sala dahil ang dapat na pagpunta niya o pagtungo niya sa sala ay taimtim, dahan-dahan at malumanay. Kahit natatakot ka pa na hindi mo maabutan yung ruku, hayaan mo lang kung ano yung maabutan mo sa sala, basta huwag kang tatakbo papunta sa sala. Ang tinukoy dito na yusari o ilayha, yung dumarating sa masjid ng maaga o lugar ng sala ng maaga, o kung mag-isa lang siya, tinutupad niya ang sala sa pinakamaagang posibleng oras na pwede niyang itayo ang sala. Dahil baka mamaya, magiging abala na siya at hindi na niya matutupad ang sala. Halimbawa niyan, dumating ka doon sa lugar na pinagsasalahan mo, na nagsala ka na habang bakante pa kasi. Inisip mo baka mamaya may tatambay na doon. So, magsala ka na ng maaga. At ang pagiging maaga mo sa sala na ito ay dahil sa kaligayahan mo na natutupad mo ang sala sa ganitong paraan. At syempre, isa pang tanda ng pagpapahalaga sa sala, wayahzun enda fawatiha kaman fatathu salatul jumu'ah wa nahwiha. At ang tunay na nagpapahalaga raw sa sala, syempre siya ay nagpapahalaga rin kay Allah, ang nagpapahalaga sa sala, siya ay nalulungkot kapag merong sala na hindi niya natutupad o merong sala na hindi niya natutupad sa tamang oras nito. Katulad ng hindi niya natutupad na salatul jumu'ah o iba pang sala na obligado sa kanya. Ang tinutukoy lang dito yung mga obligadong sala. Kasi kung meron namang hindi mo matupad na sunna na sala, pwede mo pa rin naman itong pagbayaran sa ibang oras. O kung hindi mo talaga magawa, walang problema dahil hindi ito obligado. At ganyan din, sinabi rin ng ating mga scholar tungkol sa tamang pagpapahalaga sa sala, wa an yagdabu lillahi idan tahakat maharima wa yahzun enda maksiyate wa yafrah bita'atihi wala yastarsil marukhas wala yakunu da'bahul bahath an ilal al-ahkam an ilalil ahkam fa in dhaharat lahul hikma hamalahu dhalika ala mazidil inqiyad wal amal. Na ang nagpapahalaga sa sala, siya raw ay nagagalit kapag nalalabag ang sala. Nagagalit siya alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nalulungkot kapag sinusuway ang sala. Ibig sabihin, nakakita siya ng ibang tao o kahit siya mismo sa sarili niya, nakita niyang sarili niya na mayroong mga paglabag sa sala, magagalit siya o malulungkot siya para sa sarili niya. At sa kabaligtaran naman, siya ay matutuwa sa nakikita niyang mga pagsunod at hindi siya mag-iisip ng mga palusot para hindi niya magawa ang sala sa tamang oras. Hindi siya mag-iisip o mag-iimbento ng palusot para magawa niya ang sala sa tamang oras. Halimbawa niyan kung ano-ano yung kanyang dinadahilan, yung pantalon niya butas, yung pantalon niya ganito, ganyan,
Marami sa mga ikinakatwiran ng mga tao kung bakit nila hindi natutupad ang sala ay actually walang saysay, walang batayan. Halimbawa niyan, mayroong tao magsasabi na marumi raw ang kanyang damit kaya hindi siya nagsala. Tapos pagtatanungin mo, anong klaseng dumi ba yung nasa damit mo? Putik daw. Hindi najis ang putik. Intindihan nyo? Ang najis, ihi o dumi ng tao o hayop. Ihi, dumi at dugo ng tao o hayop. At sa aso, yung laway, kasama dun yung laway ng aso. Pag nadikitan ka ng aso, yung balahibo lang niya, halimbawa naglalakad ka, may aso, tumakbo, nadikitan ka ng balahibo niya, sinasabi ng mga scholar, kung tuyo naman yung balahibo niya, hindi naman basa, hindi ka nadikitan ng najis. Pero may nagsasabi rin naman, kahit basa pa yung balahibo, hindi rin najis yung balahibo. Hindi ka nadikitan ng najis. Ang najis sa kanya talaga yung laway niya. Yung baboy, lahat ng bahagi ng katawan nito ay najis. Lahat. Ultimo yung balahibo niya. At actually, yung balahibo ng baboy, ginagamit siya sa bristle ng mga brush na pang painting. Actually, nga raw yung pinakamahal na ano eh, na brush ng pang painting yung balahibo ng baboy. Tapos, meron na rin ngayong mga leather ng balat ng baboy, ginagawang leather. Nung nakaraan, may ano bang brand ng relo yung nakita ko? Pig leather daw yung ginagamit nila. Naka-display naman doon sa website nila. Anong klaseng leather yung gamit nila? Leather daw ng balat ng baboy. Yung swatch. Swatch pala yun, yung naalala ko. Balat daw ng baboy yung kanilang strap na leather. So yun, mga ganon, yun ay najis. Ngayon kung putik, pintura, mantika, langis, o ano paman, laway ng tao, hindi yun najis. Hindi yun dahilan para hindi ka magsala sa tamang oras. Isipin mo, uwi ka na lang muna sa bahay bago ka magsala. At kung najis man yun, sige, sabihin natin halimbawa, naglalakad ka, minasalubo kang baboy na lang. Baboy, tapos dinilaan ka ng baboy, o inihian ka na ng baboy, sige, yung pantalon mo. Tapos sasabihin mo, hindi ka makapagsala. Maraming paraan. Pwede mo naman hugasan yung parte ng pantalon mo na inihian ng baboy. Sinhugasan mo talaga ng tubig. Pwede mo naman hugasan yun ng hindi mo hinuhubad. Diba? Kung gusto mo, pwede mo rin hubarin, tapos magsuot ka na lang ng trash bag para magsala. Kung basta natatakpan ang aura. Kasi nga sinasabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tapos sinasabi pa ng iba na kaya hindi raw sila nagsasala sa eskwelahan o sa trabaho. Yung kapag may lumabas daw sa kanilang hangin, nautot daw sila, najis na raw yung pantalon nila o yung underwear nila. Hindi najis yung hangin. Kasi tumatagos lang naman yun sa katawan. Pero na lang kung siya ay mayroong kasamang dumi. Yun lang. Pero kung yun lang yung hangin lang, hindi siya nakaka-najis ng katawan. Ano pa ba yung sinasabi ng mga tao na dahilan? Yung sinasabi nila, ano daw, nakakahiya. Nakakahiya daw magsala. Nahihiya raw sila magsala na merong nakakakita sa kanila. E di magsala ka doon sa walang nakakakita sa'yo. Diba? Sa eskwelahan, marami kang pwedeng pagtaguan. Marami kang pwedeng pagtaguan. Nung nag-Muslim ako, college ako. Ang madalas tinatambayan ko para magsala, yung gym, yung gymnasium, yung may palaro, may basketball court. Kasi meron dong stage sa likod nun, laging walang tao dun, wala man tumatambay dun. Kaya dun ako, tumatambay pag oras na ng sala. Ngayon, madali na lang naman ngayon kasi uso naman ngayon na yung ano. Kumbaga, hindi na kakaiba sa mga tao sa Pilipinas sa maging Muslim. So, walang problema ngayon, magpaalam ka sa teacher,
Alhamdulillah, pinadali na ngayon, alhamdulillah. So, lalang walang dahilan ngayon para ipagpaliban ang sala. At sinasabi nga na kapag nauunawaan ng tao ang hikma ng pagdarasal, ay nadaragdagan ang kanyang kagustuhan na sundin si Allah subhanahu wa ta'ala at isakatuparan ang pagsasabuhay niya na ito ng kanyang sala. So, napakahalaga na maunawaan ng tao na ang sala ito ay pagpapahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ito ay kailangan din niya na pahalagahan. At gawin niya ang sala, tuparin niya ang sala sa abot ng kanyang makakaya. Ngayon, naalala ko yung tungkol sa mga sunna na sala. So, ito yung mga sunna na sala, hindi obligado, pero mas mainam para sa mga Muslim kapag nagsasala sila, natuparin nila yung mga sunna na sala sa abot ng kanilang makakaya. Naintindihan nyo, hindi yung isipin nyo sunna lang naman, kaya pagpupunta kayo dito sa masjid, pag wala pa yung imam, magsunna kayo. Hindi yung nakabang kayo lahat dyan naghihintay. Ano ako, may dalang grasya, may dalang pasweldo. Hindi ganun. Samantalahin nyo yung makapagsunna. Tapos halimbawa, sinusunod naman natin yung oras ng sala. Pagkatapos ng fajar, 30 minutes bago mag-ikama. Diba? Pag duhor, kahit anong oras pa yung adan, 12:40 talaga tayo nagsasala. Tapos asar, 30 minutes pagkatapos ng adan. Maghrib, 20 minutes. Isya, 30 minutes din. Magsunna kayo kapag nakita nyo na wala pa yung oras ng... Kasi ako nga, pag dumarating ako, nakita ko maaga pa, nagsusunna rin ako. Kasi sa imam, sunna rin na hintayin yung mga tao, lalong-lalo na pag-fajar. Halimbawa, fajar, tapos wala pa yung mga tao, hindi pa sila dumating. Sunna na maghintay ng konti. Maghintay ng konti, 5 minutes, 10 minutes, walang problema. So magsunna pa rin kayo kapag may pagkakataon pa na magsunna. Hindi naghihintay lang kayo ng kung ano-ano. Kasi ang sunna na sala, sinasabi ng mga scholar, isa sa mga hikma rito sa sunna na sala, ito ay parang, sabi sa Tagalog yun, yung parang armor para sa sala. Armor ng sala. Ibig sabihin, kapag tinatamad ka at takagawian mo ang sarili mo na magsala, ang iiwan mong sala yung sunna, hindi yung wajib. Naintindihan nyo? Para makatipid ka sa oras, ang iiwan mong sala yung sunna, yung, hindi yung wajib. Kaya mahalaga na makaugalian ng tao yung sunna. Siyempre, pagdating ng araw ng paghukom, yung mga sunna na sala, yun ang pambayad sa kung anumang pagkukulang natin sa mga sala na hindi natin na perpekto ang pagkakagawa nito. Kasi ang bawat sala, hindi lang ito binibilang ng isang sala. Ang bawat sala, binibigyan ng puntos kada sujud, kada ruku, kada sambit ng Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Adhim. Kung sa sala, 100 points yun kada isa. Halimbawa, Fajar, 100 points. Duhur, 100 points. Baka ang iba sa atin, dahil lumilipad ang isip sa sala, baka 15 points na lang yung Fajar natin. O yung Duhur, 30 points na lang. So huwag niyong pangihinayangan yung mga pagkakataon na makapagsunna, inshallah, dahil marami itong kapakinabangan para sa atin, lalong-lalo na doon sa sala, inshallah. At lalo naman yung rawatib, yung 12 raka'a na sunna na may kinalaman sa Fajar, Duhur, Maghrib at Isya, ito ay may gantimpala na, anong reward nun? Bahay sa paraiso sa bawat isang araw na nakumpleto mo rito yung ratiba. So kung dito sa mundo na may problema ka sa bahay mo, ang tagal tapusin ni Manong Harold, eh doon sa paraiso mo nakatayo na dahil lang sa pagsagawa mo ng ratiba. So nandito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.